sure you're my angel. You're my angel. Mga ka-angel, ayun, mayroon na naman tayong panibagong content, mga ka-angel. Ito, magto-troubleshoot ako ng Rebo kasi ayun dun sa may-ari, walang handbrake, walang preno. So, titingnan natin yung master brake tsaka yung kable ng handbrake. So, tara guys, samahan nyo ako. Susubukan natin kung anong sanin ang pagkamatay nito. Tara, let's go! So, ayun guys, bubuksan natin yung hood, titingnan natin yung loob. Ayun, mga ka-angel, ito kasi mga ka-angel, 2,000 model na ito, mga 2,000 model. Ito yung kasunod ng mga FX eh. Tapos itong sumunod. So titingnan natin mga ka-angel yung brake master niya kasi ayun din sa may-ari. May kapit siya kaunti. Malambot lang yung frame niya. So pagkaalanganin yun nga, kaunti sila nakasagasa ng tao sa pedestrian. Dahil tumawid din na yung mga tao, preno sila. Hindi kinaya. So nasagi pa rin. Buti na lang. Mabagal na. Hindi napuruhan yung tao. So doon, tinawagan nila ako. Ginawa ko itong sasakyan na ito. Baka titingnan natin yung brake pad niya kung okay pa. So i-adjust muna natin yung likod kasi wala nga kapati handbrake eh. Gumagalaw yung kable pero walang handbrake. So adjust natin yung preno tsaka yung brake bago natin ito titingnan itong master brake. Re-blading na rin natin kasi nakita ko naman sinilip ko yung brake pad niya doon sa kilid, makapal pa. So baka may singaw lang. Na-stack din ito mga ka-angel eh. Stack ng isang taon din na nila ginagamit. Dati kasi binabiyahin nila to once a week papuntang Bicol, Sursogon. So nagtatrabaho yung anak niya, hindi na nagmamaniyo yung may-ari nito. Kaya tingnan mo yun, no? May mga lawa-lawa to sapot, tinira na ng gagamba. Titingnan natin mga ka-angel, troubleshoot natin yung pangilalim. Titingnan natin yung brick wrap. Kita natin yung sanin ng pagkamatay nito. Kaya yan mga ka-angel, oh, yun Rebo na 2000 model, mga 2002. So yung mga ka-angel, sariwang-sariwaw. Hindi lang talaga na ginagamit na ng may-ari. Namin ang mga agyo-agyo, bati yung salamin. Kawawa naman yung sasakyan na ito. So yung mga ka-angel, oh, titingnan natin yung kable ito. Kung nagpapangsyon, humihila dito sa handbrake drum. Patry natin yung handbrake na. Gumagalaw siya. Baba! Baba! So yun, gumagalaw yung mga ka-angel yung handbrake sa drum. Hila! Baba! Hila! Oo, yan na. Nakahila na siya, naka-handbrake na. So, gumagalaw pa rin yung gulong. Gumagalaw pa rin yung gulong, mga ka-angel. Kahit na naka-handbrake na. Baba! Release ang handbrake, yan. Handbrake! Yan mga ka-angel, naka-handbrake ko. So yung mga ka-angel, susubukan muna natin i-adjust. Kasi ayun din sa may-ari, bago naman daw yung mga brake pad nito. Harap, tsaka likod. Hindi lang talaga nagamit, na-stock. So titingnan natin mga ka-angel. Subukan muna natin i-adjust dito. Ito yung mga ka-angel, oh. Kahit hindi mo nabaklasin yung gulong dito, kaya mo na masundutin eh. Yun, may butas. Yung kita niyo yung mga ka-angel yan. Yan, may butas dito sa kilid. Oh. Yan ang gagalawin natin. Habang hinihigpitan natin, ikot-ikot natin yung gulong. Kung may kapit siya. So yan. Pagka no choice, saka tayo magtatanggal ng brake drum. Mga gulong. So baka kaya pa namang i-adjust dito. So i-adjust natin. Bubuksan natin yung gulong para makita natin brake drum. Napakatigas. Bakit napakatigas mo? Parang kinukurinti yung itlog ko nito. Napakatigas. Grabe kalawang.
eh, na-adjust ko pa ni ma-adjust mo. Ito mga kaingil, eh, ginawa ko talaga to. Ito yung ginawa ko talaga para sa adjustment nito. Yan o, sinadya ko to talaga. Kita mo. Yan o. Cut muna, cut. Kita mo yan o. Ito, yung gear. Yan. Ito yung ina-adjust mga kaingil. Kaya ginawa ko to, ito. Sinadya ko talaga para pang sundo to dito, pang sikwat, yun o. Parang pang ano, pang sikwat ng kopra. Kita mo? Pang sikwat ng kopra mga kaingil. Yan ang sinisikwat ko dito. Kita mo to, adjustment. Paluwag. Tsaka pataas yan. Sinusundot yan dito mga kaingil. Yan kita nyo gumagalaw. Kita mo? Gumagalaw. Yan o. Yan mga kaingil o gumagalaw. So ibig sabihin yan, pabuka. Yan o. Pabuka yan, itong pabuka. Yan ang ina-adjust ko mga kaingil. Kaya ginawa ko talaga to sa mga truck, mga Isuzu L, kotse, mga Toyota, kahit anong brand ito, ito pag-adjust ko rin. Kasi kung gagamit ka naman nito mga kaingil, yan o. Kung gagamit ka nito napakahaba, babangga dito. Yan o, kita mo. Babangga rito. Kaya sinadya ko talaga itong gagamitin ito. Ito yung technique ko rito mga kaingil. Okay naman ang handbrake o, yun o. Kita nyo mga kaingil. So adjust lang natin itong gear. Delikado pagka nawalang preno sa daan. So ito adjust natin. Kaya ginawa ko ito. Pasok natin dito sa likod. Napakabahin natin. Adjust. Habang maluwag pa yung ikot niya, malayo pa yung adjust pa natin. May butas naman yan dito yung gear. Kaya yun, ina-adjust ko. Inaangat. Kaya medyo matigas na siya mga kaingil. Tigas na siya mga kaingil. Yung butas kasi dito mga kaingil na guhit sa ano, malapit dito sa copper tube sa binibleedingan, may butas dyan, may hiwa yan maliit na yung mga flat screw nyo kaya ipasok to. Kaya to yan, iniksian ko lang talaga para maluwag ang pag-adjust mo sa loob pag sinundot mo siya nito. Kasi ginaganyan-ganyan ko lang naman ang gear yung mga kaingil eh. Kwat-sikwat ko lang ng ganyan eh. Yan. So ngayon, susubukan natin taas baba yung handbrake kung kakapit na siya. Kasi kanina, pinapataas baba ko yung handbrake. Umaangat naman yung kable, umihila, pero umiikot pa rin. So ibig sabihin, malayo. So ngayon, nag-adjust na tayo. Susubukan natin kung may pagbabago kung kakapit na siya. Handbrake mo Noy, taas Noy. Taas mo, baba. Yan, gumagalaw mga kaingil, di ba? Gumagalaw yung kable ng handbrake. Baba. Okay, baba yan na mga kaingil. Pagka hinatak, hihilain niya yan papunta dun. So, ibig sabihin, pubuka dapat yung brake drum. So ngayon, iikotin natin to mga kaingil. Yung brake drum kung maikot natin. Kasi naka-handbrake na siya, na-adjust na natin. So ikotin natin mga kaingil. Talagang iikot siya. Naka-handbrake na yan. Naka-handbrake na yan, okay? Permanente. Sige, subukan natin iikot mga kaingil. Kung maikot natin. Ah, napakatigas naman dito. Yun o, hindi na natin maikot. O, kasi naka-handbrake na siya eh. Kanina kasi naka-handbrake. Pero umiikot pa rin. Ngayon, hindi na talaga maikot o. Napakatigas. Ah, napapairi ako. Para mapapautot ako sa tigas mga kaingil. Bitaw yung handbrake. Yan o, bitaw ang handbrake, umiikot na siya. Yan o, yan o, may kita nyo mga kaingil. Umiikot na siya, handbrake mo. Handbrake, handbrake na yan. Okay. Ikot natin mga kaingil. Ah, napapairi ako, parang nalabas ng tubol ko. Hindi talaga matikot. Release yung handbrake. Release. Okay. Yan mga kaingil. Na-release na yung handbrake. Napakagaan niya ikotin mga kaingil. So yun mga kaingil. Kakabit natin yung gulong. Okay na yung findings natin doon. So ganun lang mga sekreto mga kaingil.
kasi sinerbisan ko dun sa kanila. Doon ko ginawa, nag-blading ako ng master brake at saka yung unahan, brake pad, ginig ko yun. Sabi ako, hindi pa rin satisfied talaga sa premium. Dapat nga, makahalik lang siya ng talampakan mo, premium na siya kagad. Ito kasi may bini. Nag-brake naman siya pagka 25 yung speed mo, pero pagka tumakbo ka na ng 180, hindi kaya na ipipreno. Talaga kaya, kaya nagsuggest na ako sa may-ari. Dadalhin ko nila sa bakay para matroubleshoot ko ng gusto. Kasi pati ako nagtaka eh, bago yung mga preno eh. Bagong brake drum, bago yung brake pad. Sabi ko, dalhin ko na lang kuya pa sa bahay para matroubleshoot ko ng tama. Kasi hindi naman pwedeng in-adjust ko. Nag-bleeding ako, bigay ko sa kanila, tapos kumadiskrasya sa akong pansisi. Ganun mga ka-Angel, kailangan magiging loyal tayo sa mga customer natin. Sana all. Ikitan muna natin mga ka-Angel. Ayos. So ayan guys, dito tayo sa kabila, sa kaliwa. I-troubleshoot natin kung ganun din dun sa kabila. I-hanger muna natin mga ka-Angel, yan o. Para malaman natin kung may maluwag rito. Para maikot-ikot natin kung malaki yung play dito sa preno. So yun mga ka-Angel, umangat na. So dito naman sa kaliwa, susubukan natin i-handbrake kung iikot pa rin siya. Handbrake na ay, angat, pataas, yan. Yan mga ka-Angel, gumagalaw. Handbrake, yan, baba. Oh, yan mga ka-Angel, gumagalaw. Biro, sobra namang lambot nito ng ikot mga ka-Angel. Oh. Kahit isang daliri ko lang. Adjust lang tayo dyan ng konti. Katulad din yung ginawa natin sa kabila. Adjust. Mas Angel, napagod ka? Kakapi muna ako. Mabilis ako mapagod. Napakabigat nitong gulong. Hirap ng tornilyo. Kakapi muna ako. Lagi naman ako nagbaparbil. Ba't kaya lagi ako madalas ako mapagod? Dahil sa katandaan na ba? Bata pa naman ako. Bigat kasi nitong gulong. So yung mga ka-Angel, tatanggalin natin yung gulong sa kaliwa. I-adjust natin yung preno. Yan o. Kita mo to? Tinubuan ng ano, binahayan ng putaktik. Oh. Talagang ano, na-stuck lang talaga. Oh. Binahayan ng putaktik. Binahayan ng putaktik mga ka-Angel. Oh. May itlog pa. Grabe. Isang taon kasi ito na-stuck. Simula nung nawala ako dito mga ka-Angel. Eh. Inintay talaga ako ng may-ari nito. Na ako lang gagawa nito. Kasi itong sakyan na ito mga ka-Angel, simula nung binili nila to, ako lang nag-maintenance nito. Lagi naman nila ginagamit to. Biyaheng Bicol, patunta Sorsogon, yun, lagi nila ito ginagamit mga ka-Angel. Stuck talaga. Titingnan natin yung loob kung anong meron. Baka mamaya may ahasin dito. Simula kasi nung nasira to, hindi na nila pinagawa. Muntik na kasi sila nakadiskrasya, nakasagasan ng tao. Eh. Nagmalpangsin ng preno. Pinagawa nila sa iba. Eh, nung time na yun nawala ako, balik-balik dito sila sa bahay. Walang tao. Kaya yun, in-standby na lang nila yung sasakyan. Yun. Few moments later. Ngayon, naayos na natin yung likuran na brake. Proceed tayo dun sa harapan. Bleeding muna natin yung master mga ka-Angel. Para hindi pa ako satisfied sa pag-bleeding ko. So, itatry natin ulit. So, ito mga ka-Angel, bleeding muna natin yung master. Kasi wala namang kagas din dito sa airbox. Eh. So, ibig sabihin okay pa tong master niya. So, bleeding natin. Bumbanoy, Permi, huwag mong bitawan ha. Permi, Bumba. Permi. Yan, tumitigas na. Stop muna, stop, stop. Stop muna, Noy. Sa ilalim, bleeding natin.
Bibili din natin pang ilalim mga ka-Angel. Pero may tigas. Itaw bomba. Okay, bilisan mo bomba. Yan. Huwag mo gagalawin yung manubela. Oh, okay lang. Pumuswak na eh. Bitaw. Yun. Okay na siya, okay na siya. Mata, matigas na, Noy. Very good. So yun, mga ka-Angel. Okay na yan, Noy. Pira na, Noy. Break in na natin. Ano, Boss Angel? Natulog ka na dyan? Sarap matulog sa ilalim. Napakalamig. You, what's up mga ka-Angel? Ayun, may break in natin para malaman natin kung okay. Okay itong ribbon na to. So yung handbrake nyo guys, ganyan lang. Ganyan lang yung angat nyo, yung handbrake. Napakatigas. So kunting angat mo lang, kapit na kagad yung handbrake kasi dalawa na yung kumakapit sa likod. Tara, i-rotis natin bago natin i-turn over sa may-ari para masatisfy natin tayo mismo, masatisfy natin na okay bago i-turn over sa kanya para masaya naman siya kasi gagamitin na naman ito nila pang araw-araw mga ka-Angel. So start natin. So okay naman yung ano, preno, okay naman sa mga ka-Angel. So i-biberkin ko. Ah, let's go. Nandiyan na si Boss Angel guys. Nandiyan na guys. Ayos. Okay naman yung pagkat niya. Wow! Yan guys, si Boss Angel nag-break in na guys. Nandiyan na. So okay mga ka-Angel, turnover natin sa may-ari. So yung what's up mga ka-Angel, ayun, nandito si Kuya. Tinonover ko na yung sasakyan niya. Hello, para may restro na rin sa Lunes, lalakad kami. So yun, nasa agrahin na yung sasakyan niya mga ka-Angel. Tinonover ko na kay Kuya. Binigyan niya pa ako ng tips. Sana ako. Yung binayad sa akin mga ka-Angel. Pabili na ako ng ulam tsaka bigas. So dito ako natatapusin ang aking vlog mga ka-Angel. Thank you for watching. Bye! You're my angel, you're my angel. Yeah.